Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng lupa, buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at ang lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta doon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse
at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak, kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noong pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita. Yaong pangitain at ito ang badya, aking pinatungan ng isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
kasama ni Jesu Kristo, kami ay iniwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga lagad sa tabi ng triguhan, habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa kabutihan ng para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Martes po ngayon sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung ang mga mata ni David ay nangungusap, nangungusap din ang ating mga pagbasa. Napakinggan natin ang pagkahirang sa kanya bilang haring kapalit ni Saul. Halos hindi napasali sa line-up dahil bata pa at busy sa pastulan. Pero siya pala ang papahira ng langis. Puso kasi ang tinitingnan ng Panginoon. At marahil, busilak ang puso ni David nang siya ay hirangin. Noong siya ay hirangin. Pero siyempre, alam naman natin ang kahihinat na niya. Ano? Pamilyar po ba kayo sa mangyayari sa kanya? Ayun na, no? Sige na, nabanggit na rin naman natin, ay tibanggitin na nga natin ng tuluyan. Isang hapon, siya ay nakaupo sa balkonahin ng kanyang bahay. Natanawan niya si Bathsheba, di ba? Na naliligo doon sa labas. At ginusto niya siya. Hindi niya ginusto ang iba pa. Siya ang gusto niya. Bakit naman itong si Bathsheba ay doon panaligo, ano, sa nakikita ni Haring David? At nang gustuhin niya siya, kinuha niya siya. Nagkasala siya. Ibinala niya sa kanyon, sa giyera, yung asawa ni Bathsheba at doon nasawi. Nakuha niya ang gusto niya. Pero matagal pa naman yan. Ano? Nasa paghirang pa lamang tayo kay Haring David. At maganda sigurong isaisip natin nang hirangin siya, nakita ng Diyos ang pagiging busilak ng kanyang puso
nabanggit din na nangungusap ang kanyang mga mata. Kasi, pag tumingin ka sa mga mata, yun daw ang window o bintana ng kalooban. Pag tumingin ba kayo sa mga mata ng inyong katabi, ano kaya ang inyong makikita? Ano? Busilak din kayang puso? O maitim na paghahangad? Masamang iniisip sa kapwa? Hopefully ang makita ng ating kapwa pag tumingin sa ating mga mata ay ang nilalaman ng ating kaluluwa. Ang sabi sa Salmong Tugunan, ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Naalala ko lang ngayon, ano? Si Saul binuhusan ng langis sa ulo. Si David, pinahiran. Ano kayang kaibahan noon? Sabi pa sa Salmong Tugunan, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Yun pala ang dulot ng pagpapahid ng banal na langis. Sasamahan ka lagi sa iyong paglalakbay sa buhay ng Panginoon at palalakasin ka. Naalala niyo po kung kailan tayo pinahiran ng banal na langis? Noon pong tayo'y binyagan, ano ho? Sumaatin ang Espiritu. At magmula noon, hindi na naman yan inuulit. Sinamahan na tayo ng ating Panginoon. Siya ring nagpapalakas sa atin pag tayo ay nanlulupaypay. Kung inyo pong maalala, sa mga pagbasa natin noong simbang gabi, sa linyada po na ito ni Jesse, sumuloy o sumibol o umusbong ang Mesiyas sa kingly class, sa makaharing linya ng mga tao. Sa inyo. Kasi sino ba naman lamang ang pari dito sa loob ng simbahan ngayon? Sa dinami-dami ninyong iyan, dalawa lamang kaming pari dito ngayon. Ako at si Father Paul siguro yung nasa loob ng kumpisalan, maliban kung meron pa dito, hindi ko nakikita eh. O maliban kung may paring nakaupo diyan kasama ninyo na nagsisimba o magkukumpisal. So ganun ang ratio, no? Napakarami ninyo, kami kakaunti. Sa inyo galing ang Mesiyas sa linya ng mga naglilingkod. Sa Ebanghelyo po naman natin ngayon, nire-recall ang ginawa ni Haring David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama. Kinain nila ang tinapay na handog sa Diyos na nakalaan lamang para sa amin na mga saserdote sa priestly class, sa mga pari. Pero hindi nila ito ipinagkasala. Nakaakbay man sa kanya kay David at namamatnubay ang Panginoon, ginawa rin naman niya ang kanyang bahagi para panatilihin ang kanilang lakas. Nang sila'y magutom, kumain sila. Ginawa nila ang kanilang counterpart. Hindi nila iniasa lahat sa provision ng Panginoon. Bagamat ginagabayan sila, pero ginawa pa rin nila ang kanilang bahagi. Kasi alam niya ang mas mahalaga. Alam niya ang mas mahalaga. Alam din po ito ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Malakas siya sa halataan at marahil ay nahalata niya agad na sabi nga sa Binisaya, pataka lang, di ba mga Bisaya, pataka lang bala ang sinabi ng mga Pariseo. Ibig sabihin ng bablaf lang,
tungkol sa pagbabawal mangitil ng uhay habang naglalakad sa panahon ng pamamahinga. Dahil wala naman talagang ganong sinasabi sa lumang tipan. Imbento lamang ng mga Pariseo o sariling interpretasyon. Ang matindi pa nito, ipinagpapalagay nilang may divine authority ang sarili nilang paraan ng implementasyon ng kautusan. Insultong malaki ito kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Dahil sa pamamagitan po ng pagpapataw ng sarili nating version ng kautusan, ina-assume din po nating ignorante sa batas ang ating kausap. Bumalik naman sa mga Pariseo ang kanilang ibinato nang tanungin sila ni Jesus ng, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David?" Para bang sinasabi niya na pareho lang naman ang librong ating binabasa, di ba? Dito po natin makikita, minamahal kong mga kapatid, ang kaibahan ng kanilang mga pagpapahalaga. Kung ang concern ng mga Pariseo ay ang katuturan ng trabaho para pigilan ang pagsuway sa Sabbath law, ang concern naman ng mahal na poong Jesus Nazareno ay ang katuturan ng pamamahinga para maipakitang mabuti kung paano sundin ng tunay ang Sabbath. Sa madaling sabi, hindi po niya winawalang bahala ang Sabbath. Sa halip, naiintindihan po niya ang totoong layunin ng Sabbath. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa ating buhay ay hindi po nakadepende kung gaano tayo ka-faithful sa Sabbath. Kundi, ang Diyos ay malaon ang naghahari sa puso at kalooban ng mga nagpo-provide ng makakain para sa mga nagugutom kahit sa araw ng Sabbath. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin upang Kanyang maging malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkos unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmamahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga taong nagmamahal at
pumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso'y idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po nito pagpalain ang kanilang mga idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasama ka namin, iniimbo ka namin, aral mo aming buhay at kasal. Jesus.